Ako si Master Sergeant Fernandez Tulundang. Nag-retired ako 31 July 1997. Pumasok ako ng sundalo bilang isang third class trainee 1 May 1972. Ngayon, pagkatapos ng training namin, 6 months, pumunta kami ng Magsaysay, Lion City. Doon kami nag-retraining. Pagkatapos ng training namin, ayun nga, hindi nga namin alam kung saan kami patutungo noon. Gabi, nagkaroon kami ng field mass. Pagkatapos ng field mass, automatically, sinakay kami sa mga bus, dinala kami sa Nicol para i-dispatch pala kami sa Juan, sa Mindanao. Ngayon, pag nalaman namin, nandito na kami sa Juan, Cotabato City, doon lang namin nalaman na ang preparation pala sa training namin noon, a second class, ay para sa Mindanao. Hindi, wala kaming alam yan eh. Nung nandito na kami sa Juan, Awang Airport, March 15, ang gabi, nagkaroon na kami ng Juan dispatch dyan sa area sa airport. Nagkaroon na kami ng Juan dyan, putukan, kwento dyan. Yun, pagka Juan kinabukasan, may Juan kami, receive na order galing sa higher headquarters na yung isang kumpanya ng 22nd IB, pupunta kami ng Juan, ng Libak. So, mga siguro umaga hanggang abot kami sa Juan, dun sa pantalan ng papuntang Libak, mga alas 12 ng Juan, tanghali. Isinakay kami sa Juan, sikra, papuntang Kalamansig. Pagdating namin doon, doon kami nag-stay muna sa Notre Dame ng Kalamansig. After siguro mga 2 days, nag-con na kami, sweeping operation na, dispatch na kami. Yung mga area na pinuntahan namin noon, yung nasabi na nga ni Kapitan kanina, kasama rin ako doon, tsaka yung mga kasama ko. Pero yung talagang pinaka-grabbing naranasan ko na encounter dyan sa Libak, yung noong Juan, objective namin yung Juan, yung sa Tran, yung pumasok kami dyan, mga Juan siguro, mga last dos ng hapon, tumawid kami ng Tran River, nakaabot kami dyan sa mismong proper ng Tran, siguro mga hapon na yon. Nagkaroon kami ng Juan, inkwentro na dyan, hanggang hapon na yan. One time na kuwan ko na habang nakikibakbakan kami dyan sa Tran, may naka excuse me, naka-inkwentro ako isang Muslim. Nakita ko na may distansya rin, binabaril ako. Hindi naman niya ako matamaan kay naka-cover ako sa punuan ng nyog. Ngayon siguro dahil sa inis niya, binaril niya yung kuwan doon sa taas, yung buko, yung bunga. Naramdaman ko, siyempre, hindi ko naman alam yan na yun pala yung binabaril niya. Natuluan ako ng tubig. Di, pagtulong ng tubig, di. Nagbaliktad ako, kinanwan ko na yung bunga nga ako para mainom ko kay uhaw. Wala na kami dalang tubig, uhaw na uhaw. Di, yan ang experience ko doon sa pagpasok namin dyan sa main objective namin, sa Tran. Noong Juan, pagdating ng gabi, siging Juan, hanggang gabi yung putukan. Noong huminto na yung putukan, pagkagabi, basang-basa kami dahil umuulan eh. Nung naglalakad kami at tapos nang encounter kami, ganito umuulan. Basang-basa ako. Ngayon, ang ginawa ko, inalis ko yung uniforme ko, pantaas at saka yung kuan, yung uniforme ko na pantalon. Isinabit ko dun sa kuan, sa sampayan na ganun, nung gabi. Tapos, naka-t-shirt na lang ako at saka kuan. Kasi nung operasyon na yon, wala kaming preparasyon na magtatagal pala yung operasyon namin. Yung nadala ko, isang uniforme lang, yung sa suot ko lang. So, ang ginawa ko kay basang-basa, sinampay ko. Tapos, ako man ang squad leader noon, inorganize ko na yung squad ko na mag-kuhan kami ng detail sa gwardyahan. E ako, nagpalagay na ako ng kuhan na ma-duty ako dun sa madaling araw. Mga kuhan na yun siguro, mga 4 hanggang magliwanag na. Ngayon, nung gabi na yon, nakatulog ako kasi pagod na pagod kami. Nung ginising ako,
ako na mag-duty, marami na akong kuwan yung napapansin ba sa paligid. Pero hindi ko lang kung kuwan. Nung kuwan medyo magliwaliwanag na, hindi pa siyado maklaro yung guhit ng palad natin ba. Tumitingin-tingin ako sa kabila kasi yung kabila, eskwelahan. Dito kami sa bahay na malaki, yung bahay ni Dato Giwan. Ngayon, nung nag-uobserve, yun nga, ituloy ko ngayon. Nung ako nang naka-duty, 4 o'clock, nung medyo maglalakuan na yung liwanag, dilim at saka liwanag, medyo napapansin ko na marami na ako nakikita mga tao na umaabante palapit sa amin. Diyan sa kabilang bahay lang, kasi eskwelahan dyan sa kabila eh. Parang ganito rin, bahay ito, eskwelahan dyan sa kabila. Marami mga punong kahoy naman at saka mga saging. Kita ko na marami ng tao na lumalapit. Di, ginawa ko, ginapang ko na yung mga kasama ko, natutulog eh. Sabi ko, primero kong pinuntahan yung official ko, si Juan, Second Lieutenant De La Cruz, yung platoon leader namin. Sabi ko, sir, ginagapang na tayo, sir. Lapit na sila, nandyan na sa kabilang kwan, kalsada. Di, ginising ko na lahat yung mga kasama ko. Nung kwan, biglang may kwan, pumutok. Yan na, kalat na yan. Ganon sa kwan na, paikot na sa amin ang putok. Malakas na masyado, hindi na nga alos kami magkarinigan. Bakbaka na talaga. Ako, ang nangyari sa akin, yung pantalong ko at saka damit ko, hindi ko na makuha. Nangabutas na. Nabutas-butas na. Ginawa, nakakuha na ako. Civilian lang ako. Naka-civilian ako, kaya hindi ko na makuha yung uniforme ko. Kaya pumasok na rin ako sa ganito, yung bahay. Kasi yung ginawa ko lang naman na kuberan ko, yung kopras eh. Nalulusutan ng mga kwan, ng mga bala. Di parang kuha na rin ako na para ma-safety ako, pumasok ako sa bahay. Di nung nandun na kami sa bahay, siguro kuhan kami doon, isang platoon kami, pero hindi na kami kuhan, hindi kami yung talagang solid na isang kuhan na platoon. Siguro mga kuhan na lang kami, mga 50 na lang kami. Tsaka may naihalo sa amin na ibang kuhan sa squad, yung sa ibang platoon. Kasi dahil sa nangyari sa amin, kaya hindi kami na kasabay mag withdraw sa grupo, wala kaming radyo. Sige silang sigaw sa amin na withdraw. Kasi nandiyan na mga rebelde eh, nasa amin na pinasok na nga kami. Hindi kami maka-withdraw kaya akala namin yung sinisigaw nila, hindi namin marinig, hindi namin mapansin kung ano yung sigaw nila. Nung kuhan, magtahimik na yan, wala na yung mga kasamahan namin. Yung mga gamit na mga naiwan nila, kinukuha na ng mga rebelde. Nung kuhan, marinig namin yung istorya nila eh, pero hindi namin maintindihan. Malapit, bahay, kabila, bahay. Andiyan na mga rebelde, pumasok na eh. Nung kuhan, kami na ang puntahan nila. Dito na sila sa amin. Nagkakalabitan na lang kami. Sabi ko, andiyan na. Dito ka. Kaming dalawa ni John, yung malaki yung bahay, doon kami pumuesto sa likod. Tapos may bintana na ganyan. Naka-open yung bintana. Kinlose ko. Kasi iniisip ko yung paghagis ng granada nila. Ang kuhan namin doon, kung i-open nila, bibirahan namin. Yun na lang ang kuhan namin. Nung kuhan, grabe na talagang away nung nalaman nilang nandun kami sa loob ng bahay. Meron pang naiwan sa amin doon sa loob ng bahay. Kasi siguro yung primerong kuha nila, pagpunta nila sa amin, nakala nila wala ng tao doon. Eh ngayon, nung malaman nilang nandun pa kami sa loob ng bahay, wala pa nakala sa amin. Pinaikutan yung bahay ngayon. Mahagi sila ng granada doon sa pwertahan. Nung matamaan yung kuha, yung official namin, si De La Cruz, tsaka yung dalawa na yung casualty namin doon na patay. Mga kuha na siguro yon malapit ng mag-alas 3 ng hapon. Sige nang hagis ng granada. Ako, kung maghagis sila ng granada, dalawa kami ni John, may stair kasi sa kuha, yung papunta ng kit ng bahay. Doon kami nag-drop. Pag putok ng granada, makita mo kami, hindi na mag-kuha eh. Nangakumisan yung mga simento, nag-asambulat na, tamaan ng kuha ng granada. Gumaganon-ganon ako pagkatapos ng putok, wala pa man akong tama. Kami ni John, nandun kami sa kuhan. Nung nakadeside yung kuhan, yung platoon leader namin, si Lieutenant De La Cruz, sabi niya, prepare. Sabi niya, withdraw na tayo. Maubos tayo kung kuhan, sabi niya. Di nung narinig ko yun, sabi ko, John, dalawa tayo mag-body. Sabi ko, John, sabi niya, oo. Nung kuhan, nung nakalabas na lahat yung mga kasama namin, kasi kami na nasa huli,
Sabi ko, John, mauna ka lang, kuberan kita. Fire. Lumabas si John, paglabas niya, problema, kaya nasabi siya kaya may valve wire dun sa kwan. Hindi ko naman siya makuha, kaya binibirahan man din ako. Nung kwan, yung kasama ko, si Abelia, nandun sa gilid niya, siya nagkwan ng baril na ganun, tinaas yung kwan, yung wire, nakaalis si kwan, si John. Nasabit kasi yung pack niya sa likod. Eh ngayon, nung kwan, nakapwesto si John dun sa, kasi malapit sa kwan, sa valve wire, may mga new gun. Sabi niya, Dick, labas ka na dyan. Nung timing lalabas ako, binabantayan na pala ako. Nung paglabas ko ng pirtahan na ganyan, biniran ako ng automatic. Tamaan ako dito, lumusok dito, tsaka dito, dito oh. Puro buslot yung paa ko. Grabing kwan, dugo. Para akong pinalo lang ng kwan, ng bat ng kwan. Umikot akong ganun. Ginaganon ko, oh, grabe, init, mainit yung lumalabas. Kinuha akong kwan talaga, makalabas doon sa valve wire. Gumapang ako. Nung kwan, maabutan ko si kwan, si John, nakapwesto na doon sa punuan ng nyog. Sabi ko, John, may tama ako eh. Sabi niya, huwag kang magkwan dyan, huwag kang magbiro. Sabi niya, oh, may tama ako, sabi ko. Kwan, nakita niya. Sabi ko, dalawang pa ako. Kita niya. Tapos, nung makita niya ganyan, sabi ko, John, alis ka na, kay dalawa tayo dito, baka ma-disgrasya tayo. Una ka. Kwan ako. Tapos, lipat naman si John. Yung pag ganun ko, mag-atempa kong kwan, tatayo, kasi parang pilay na ako eh. Mag-atempa kong ganun, in-strapping ako, tamaan ako dito sa gilid, dito, sa tuhod. Sabi ko, goodbye Philippines, sabi ko sa isip ko eh, nakasabi ako, goodbye Philippines, sabi ko. Nung kwan, itong mga kasama ko yan, si Kapitan, yung kwan, marami pa sila dyan, naka-standby na sila dun sa kwan, unahan, hinihintay pala nila yung mga naiwan kami ni John. Noong kwan, dumating ako sa kwan, siguro mga 100 yards lang yun. Sabi ko, yung platoon sergeant namin, si Sergeant Bakay, yung sergeant, hindi ko na kaya. Sabi ko. Kapaganda nito, sabi ko, para hindi kayo mga kwan, mahabol, iwanan na lang ninyo ako. May dalawa pa akong granada, dalhin na ninyo yung pako at saka yung baril ko. Hindi ko na kaya, sabi ko. Ako na lang, kwan. Kung lapitan ko nila, open granada, dalawang granada, pag andito na sila sa akin, ganun ko lang. Para kuhan, at least makaganti ako, sabi ko. Wala, hindi. Habang buhay kami, sabi ni Kapitan at saka yung si Kuhan, Sergeant Bakay, walang iwanan. Hindi ka namin pababayaan, sabi nila. Sabi ko, Sergeant, magiging problema lang ako kaya hindi ko na kaya maglakad. Sabi ko, sige lang, sabi niya. Yun, pinasan ako ni Kuhan, ni Kapitan. Nung Kuhan, medyo makalayo-layo na kami. Gumawa sila ng kwan, parang stitches na kwan, yung matkambas na kwan. Tapos kinarga ako doon, parang may gumagapang, mayroon nakikikwan, change fire. Kasi hinahabol nga kami, kikichange fire sila. Nung kwan, sa madali salita, na-withdraw ako nila doon sa kwan, yung sa kabila ng Trans River. Andun na yung area na nakapwesto na yung kwan, yung dalawang helicopter na naghihintay sa mga casualties. Nung pagdating ko doon, pinakuha nila ko, kinuha nila lahat yung damit ko, binalot ako ng kondon, parang kumot. Pinaamoy ako ng espiritu, pamonya kasi nahihilo na ako, parang matutulog ako eh, parang makatulog na ako. Nung kuhan ni Baka ko, dinala pa kami sa kuhan, doon sa pasandalan, doon kami bigyan ng first aid. Nang may kuhan kami, may batalyon kuhan kami, doktor kami noon, pero hindi sila sumasama sa kuhan. Doon lang sila sa kuhan, sa likod. Hindi man sila pwede makasama sa amin, kaya grabe naman talagang bakbakan doon sa kuhan, front line. Yung kuhan, nasusugatan, ini-evac nila through helicopter, tapos doon ginagamot sa kuhan, yung may mga eskwelahan doon, doon kami nila. Noong kuhan, nung mabigyan nila ako ng first aid, inilipad kami ng helicopter, dinala kami sa Semcom Hospital. Doon na yung katapusan na laro ko doon sa kwan, doon sa Libak. Na hospital ako ng kwan ng Biluna. Siguro almost may mga malapit mga 6 months siguro ako sa hospital bago ako nakabalik. Talagang bumalik ako. Kwan, pagbalik ko, yung 22nd IB, nandito na kami sa kwan, dito sa Lagilayan, pero yung headquarters,
nandun sa Esperanza. Ngayon ako, dahil Charlie Company ako, itinapon ako dito sa Lagilayan, binalik ako dito. Noong kuwan, sige kaming kuwan dyan, patrolya, hanggang marilib ako sa 22nd IB. Na-assign ako ng kuwan, 35th IB. Pag-assign ko ng 35th IB, na-assign ako sa Charlie Company as platoon sergeant doon sa 35th IB. Noon yung primerong operation ko, diyan na-assign ko sa 35th IB, yan na nga yung kakar. Kakar na yan, yung malapit sa likod ng kuwan ng NDO, yung college. Yan, operate kami diyan. Pareho din ba yung kinukinto niya ng iba? Oo, pero ako mismo, nandun ako sa loob. Nung kanyan, yung date yan. Parang mga June yan eh. June. 1974-75 yan. Kasi iba yung kwan eh, yung kwentro nila nung kwan. Nung panahon na sabi nila na binobomba na yung kwan, yung PC Hill. Nandiyan na kami sa loob ng kakaryan. Kasama namin yung one company ng Scout Ranger ng CENCOM under ni Lieutenant Papil. Ngayon, nung maengkwentro kami dyan, kami ang supporting kwan, unit na pinadala doon sa Kakar. One company kami, yung Charlie Company ng 35th IB. Nagbody kami sa kwan, Scout Ranger. Ngayon, nung ma-encircle doon sa area yung Scout Ranger, may nakasulti sila, lumabas sila, nag-withdraw. Ngayon, naiwan kami doon sa area, kami ang kwan, parang blocking doon sa area, doon sa Kakar. Isang kasama ko natamaan sa kwan, sa ulo, namatay. Ako nag-withdraw, dinala ko yung dalawang kasama ko kasi swampy yan eh, mahirap mag-withdraw ng tao. Lalo na mabigat na yung patay. Gumagapyan kami sa kwan, sa yung mga water lily. Ginagapang namin yung tao. Simulan sa pagpasok nyo doon sa Kakar. Nung pumasok kami sa Kakar, dito kami kuhan, nung, yun nga, sabi ko, nung June, anong, hindi kumakuha na specified yung anong araw, anong date yun. Pumasok kami dyan, 35th IB. Yung order ng kuhan, ng CENTCOM na badihan namin yung kuhan, yung Scout Ranger na pumasok doon sa area. Kami ang pinaka-supporting ko nila na kung may mangyari, kami parang supporting unit lang kami doon na babackup sa kanila. Ayun na nga, hindi nga inaasahan nung kuhan. Siguro, mga primerong araw, hindi pa masyado yung encounter namin. Mga after mga 2 days, 3 days, yun, araw ko kuhan, gabi, pakbakan na kami kayo. Nandun na kami sa area eh. Hindi na kami talaga, pag maengkwentro, stay put lang kami. Hindi kami maalis dyan. Yung ranger, ganun din. Pero nung araw na yun, na namatayan sila, kasi yung ranger noon, malapit na talaga yung kuwan ng enemy sa lugar nila. Yung pumapatak yung mortar, doon na sa kuwan, ilang meters na lang. Yung patak ng mortar at saka yung 105 na request ng mga kuwan, mga SR. Eh nung kuwan, pinawithdraw yan ni Lieutenant Papil, yung kuwan nila. Company commander nila. Kaming naiwan sa area, umalis sila. Nung kuwan, yung buong troop ng kuwan ng 35th IB, pumasok na. Pumasok na kami dyan. Nag-umpisa na yung kuwan dyan, yung sweeping operation dyan sa Kakar. Nung nag-operate na kami dyan, sa, nasa loob na kami, binabanatan na ng kuwan yung mortar, yung PC Hill. At saka kami. Pag kuwan, yung pala ang kuwan, yung Muslim pala, kaya pala tumatama sila sa target area na objective nila. Meron pala sila dito sa Don's Hotel, meron pala silang observe fire dito na kuwan, naka-position dito, sa may tao pala sila dito, na overlooking man yung lugar, yung Don's Hotel ito, kasi merong yung PC Hill dito, dito yung kalsada, liliko ko lang ng konti, may hotel dito, ito yung Don's Hotel. Meron pala silang tao dito na ginagawa, yun na nag-observe sa fire ng rebuilde. May contact sila dyan, kung saan ang tama ng kuwan nila, target.
Kaya pala kami, at saka yung sa Sencom, bakit tumatama yung target nila? Yan, lumabas na kuwan. Meron pala silang tao dyan sa Don's Hotel. Nandyan yung observe, yung forward observer nila. Nandyan sa Don's Hotel. Eh pagsabi ng kuwan, ng kuwan namin, doon sa taas, sabi niya, pag runs from the enemy, sabi nila, umaalis talaga ako sa kuwan. May mga paksol na kami. Lumalabas ako sa paksol. Nag-cover na lang ako sa mga kuwan, sa mga medyo may matataas na buntod. Kasi swampy dyan eh. Noong kuwan, natapos yung kuwan, operasyon ng kakar, nagparilib ako dyan sa 35th IB. Nagpa-assign ako ng 11th IB. Ang assignment namin, primero kong assignment sa 11th IB, doon ako inilagay sa kuwan, sa Igabay. Yung Igabay, malapit siyan sa kuwan, sa Balabagan, kasi yung headquarters namin, batalyon ng 11th IB, nasa Balabagan, Lanao del Sur. Ako, na-assign ako sa Charlie Company, nandun kami sa Igabay. Yung Igabay naman, kung lalakarin mo, galing ng Balabagan, papunta ka Igabay, kasi mahirap yung sasakyan noon. Kuminsan, isang araw, isang sasakyan lang dadaan dyan. Minsan, nilalakad ko lang yan eh. Mga sobra isang oras, lalakarin mo yan. Assign ako sa Igabay, wala pang kuwan, yung masabi natin na ma-enjoy ka na, maski may mga tubig lang sana mga pagkukunan, wala, malayo, poles. Galing sa detachment namin sa Igabay, pupunta ka ng poles, mga kuwan niya, mga sobra 2 kilometro, layo. Dito sa poles na ito, hindi ka rin basta-basta makakuha kasi area na ng kuwan ito, i-rebuild eh. Kung pupunta ka rito, at least may kasama ka, maski 2 lang kayo, buddy-buddy. Habang kumukuha ng tubig yung isa nag-secure. Ganun. Area na ng rebuild yan eh. Tapos, taas yan, yung poles pa kuwan. Dito kami kumukuha ng tubig sa poles. Wala kaming ibang source na pagkukunan eh, doon lang. Ano yun dati, sir? MN pa o MIL? Kuwan na. Yung... Black shirt pa rin? Hindi, kuwan na eh. 1976 na yan eh. Oo, 1976 na yan. Hindi, yung karanasan ko dyan sa Igabay, pagpatuloy ko yun. Dumating kami ng kuwan dyan ng ilang buwan, assignment ko dyan. May kuwan ng batalyon namin, may operation dito sa Marawi. Ngayon, yung tropa, siyempre, batalyon operation, kinuha yung company. Ang naiwan ngayon sa headquarters ng company namin, tatatlo kaming tao. Isang, yung platoon, ay yung company per sergeant namin, yung sa kuwan namin, sa admin, at saka ako na supply. Supply sergeant ako kasi kuwan lang ako yon, yung parang ako lang ang nilagay nila doon, yung supply sergeant talaga nag-schooling, nag-undergo ng schooling. So ako ang nilagay. Ngayon nandiyan ako, kaya hindi ako nakasama sa operasyon. Nandiyan ako sa company headquarters. Ngayon nung pagdating ng December, tatlo lang kami. Siyempre may break man yan. May break. Yung nauna nag-break yung company per sergeant. Tatlong grupo kami, tatlo lang kami tao na iwan dyan eh. Yung company fair sergeant namin na una nag-break. Sumunod ako. December up to kuwan ako eh. Up to January 7 yung break ko, akong second break. Bali 1 week ako. Noong December 31 umalis ako, tapos bumalik ako ng January 6. Nung bumalik ako ng kuwan, January 6, dyan pa lang ako Balabagan, siguro ang dating ko dyan, mga alas 4 na ng hapon, so wala nang masakyan. Di, may kasama ko dyan, mga civilian na pupunta ng Igabay. Kasi doon ang assignment ko eh. Ako lang isa na sundalo. Siguro mga 8-10 yung kasama ko civilian. Naglakad kami gabi. Kasama ko lumakad ng gabi. Abot kami doon. Pag may naririnig ako mga kaluskos dyan sa kalsada, pinapahinto ko. Instruction ako muna sila kung ano-ano mangyari, ganito, ganyan gagawin natin. Kasi yung daan na yan, daanan na din ang rebuild yan. Walang katao-tao na dyan eh. Yung ganun ang ginawa ko, hanggang makalusot kami dyan, kalapit kami doon sa isang barangay, yung sa Lower Itil. Okay na dyan, wala nang, hindi nakakabado dyan, kaya may mga tao na. Tapos, paglabas namin dyan, susunod na dyan yung Igabay.
Ayun, pagdating ko ng Igabay, siguro malapit ng kuan, mag-alas 8 ng gabi. Nung pagdating ko doon, siyempre, iniisip ko rin yung security. Bago ako natulog, iniikot ko yung perimeter defense namin. Kita ko kasi mga kasama ko dyan, mga Christian, puro kuan yan eh, puro waray. Mga waray yung tao dyan. Inibot ko yung security namin dyan sa kuan, sa defense namin, kung okay. Nakita ko naman yung mga kasi, mga kasama ko na dyan, mga CBO na, yung civilian volunteer. Wala nang sundalo eh. Nasa operasyon, sa Marawi. Kami naiwan kami dyan. Ngayon kasi, nung gabi na yon, parang iba yung iniisip ko kasi yung mga aso, maaalulol. Sabi ko, bakit ganito? Parang namatayan man. Sabi ko, hindi ako kuhan. Ilang beses na kami kasing ini-attempt dyan na i-operate kami dyan ng mga rebuilding kasi wala nga yung troops eh, nasa operation. Nung kuhan, nung gabi na yon, yun nga, inikot ko yung perimeter na ganun. Pina-withdraw ko yung pinakalas na kuhan namin, na defense namin, may 30 caliber akong pinalagay dyan. Ngayon, ang nagmaman dyan, mga CBO, pina-withdraw ko yun ng kuhan, ng gabi. Parang alanganin ako eh. Sabi ko, baka anong mangyari, mabigat pa naman itakbo ito. Delikado kung ma-overrun kami, sabi ko sa isip ko nung gabi. Kasi yung aso, kumagrabing kwa nila eh, alulo eh. Hindi, pinawidro ako yung 30 caliber. Yung kwan, kinukuhan ko yung mga tao, mga CBO man yun. Sabi ko, huwag kayong magkumpiyansa kay parang iba yung kwan ng pakiramdam ko. Sabi ko, sabi nila, sige sir, magdamag nga kami, sabi nila. Wala kaming tulugan ito. Di ganun ang ginawa nila. Nung kwan, bumalik ako sa kwan, sa pwesto ko, doon ako sa Paxol, natulog na ako. Nagigana ako doon. Natulog ako doon, nung mga madaling araw na, siguro, before 5 yun, meron kaming striker na isang bata, naririnig kong lumalakad kasi malalim yung Paxol ko eh. Sabi niya, Sarge, magluto na ako. Sabi niya. Sabi ko, oo. Pumunta siya doon sa kuan, sa likod, kasi nandun yung kitchen namin. Nung kuan, pagkaraan niya, siguro mga ilang seconds lang, minuto, may pumutok na kuan, isang bala ng 45. Nung pumutok yung bala ng 45, sumunod na yung mga rifle grenade, mga M203. So, naglagabo na, sige nang kuan. Ako, hindi ko naman kuan kung anong kuan. Hindi, nakakuan ako eh, naka-civilian ako, nagmalong lang ako, tapos yung bandolier ko, itinali ko ng ganun. Tapos yung M16 ko, dinalang ko. Gumapang na ako. Kita ko yung mga tracer bullet kasi madilim-dilim pa eh. Kuma ganun. Ginapang ko yung kwan, yung butas ng mortar namin. Doon ako, pagdating ko doon, nakasama ko doon yung peer sergeant namin nandun. Tapos yung barangay captain namin, pumunta rin doon. Sabi ko, Kap, sa itong M16 ko. Hindi pumutok nga yung M16 ko eh. Pagdating ko doon sa Paxol, ang nakalagay doon sa Paxol, 81mm mortar at saka yung baby mortar, yung maliit. Unang pinaputok ko yung baby. Inakuan pa naman. Na-miss pa naman yon, hindi pumutok. Hindi, grabe na naman ang kuhan ko. Tinutumba kong dahan-dahan, baka mamaya, disgrasya. Inilabas ko. Nung nakalabas ko, sabi ko doon sa isang kasama ko naman na civilian, mag-open ka na ng kuhan dyan, yung bala ng 81, yung heavy, mahaba, heavy yun eh. Nung nakabukas na siya, kita ko na yung mga rebuilding, nandiyan na sa mga bahay, nagkakapi na eh. Ang daming yung kwan eh. Di, sinasight ko na lang kung saan yung heavy fire ng rebuilding. Yung lupa eh, sumasabog na sa akin, pag ganun ang kamay ko. Yung mga aiming stick, nangakuan na nga, nangabali eh. Di, sige akong kwan. Hulog ng 81. Siguro, ang nahulog ko, mga 50 eh. Hanggang away namin siguro mga alas 9 ng kwan. Mainit na, mga alas 9. Nung iwanan kami nila, kala ko makuha kami noon eh. Nung iwanan kami nila, mga kwan na yun, malapit na mag alas 9 siguro. Doon ako kwan, na parang nakahinga ako na hindi ko malaman kung anong feelings ko eh. Yung kwan. No, pagkatapos ng grabing encuentro namin na no, kikuhan ko yung kasama ko, yung mga CBO. Meron CBO na isang patay. Di-clear ko yung area. Tapos nakunan kami sa isang garan. Tapos civilian yung nakuhan ko. Walo yung namatay. Civilian, walo. Tapos
yung casualty namin sa kuan sa volunteer yung CBO isa yung missing namin na mga kuan ng mga equipment namin yung mga firearms namin isang garan saka yung kuan kalimutan ko na yung iba na kuan mabuti lang yung gabi na yun na pull out ko yung kuan yung 30 caliber kung hindi ko na pull out yun ang hinagisa nila ng granada diretso eh kasi alam nila nandun yung malakas na kuan yung kasi ginawa ko diyan yung mga CBO kada Sabado tawag ko yan ginapulin ko sila gina-instructionan ko sila pag anong ginagawa kung anong gagawin sa gabi kasi nandiyan man yan sila nakatira Sabado Domingo ginakuan ko yan kasi yung araw from Monday to Friday nasa mga kuan man yan trabaho nila sa lupa di yung armas niyan puro garan yung ginawa ko kasi gina-attempt man kami ilang beses na kaming attempt na kunin diyan kinuha ko lahat ng garan. Inisyuhan ko na yan na without the kuan, the yung directive na CEO, without the consent of CEO namin. Sa akin na, personal na lang na kuan. Oo, desisyon ko yun. Inisyuhan ko sila ng M16 at saka dalawang bar. Dalawang bar, saka puro M16 na. Yung mga garan na nakuha ko, mga 17 siguro na garan, inisyo ko sa civilian. Pero yan, yung mga civilian na inisyuhan ko, kada Sabado, Domingo, nandyan yan. Ginakuhan ko yan sila. Ngayon, yung nangyari nga, nung bakbaka na, at least, yung ginawa ko, nakapight kami. Kung hindi ko ginawa yun, ewan ko lang, hindi kami makuha. Dalawang grupo yung kuhan, nag-operate sa amin. Ng commander, eh, hindi ko lang makuha. Kung, kasi yung doon sa kabilang kuhan, barangay, yung igabay ito, merong barangay dito na puro Muslim. Yung commander dito, si Commander Tabs, naging kumpare ko yan. Kasi yung anak niya, bininyagan, kinuha niya akong kumpare. Kaya yung pagkatapos ng operation, hindi ko alam, baka kasama rin yan nag-operate sa amin eh. Si Commander Tabs, nandun sa kuhan, malapit sa amin. Siguro, yan, mga kuhan lang yan. Mga wala pang 2 kilometro, ang layo ng barangay nila. Puro Muslim dyan. Ang Igabay barangay ito? Oo. Oh. Barangay Igabay, under ng Balabagan, Lanao del Sur. Ano pang major encounter mo dyan? Yan, kuhan, pinasukan namin yun noon, mga 1976 din, 75, 76. Yung Abu Bakar, pero wala pa yung pangalan na Abu Bakar noon. Kuhan pa yan, yung Matanog, yung Barrera. Yung Barrera kasi yan ang tinawag nila noon na The Sleeping Giant. Yung Barrera, malakas dyan eh. 1976. Wala pang kwan yung kampo doon pangalan? Wala. Tsaka ginagamit nila dyan, wala pang kalsada dyan eh. Puro kabayo. Ng mga kwan, mga rebuild eh. Kabayo. May kuwan sila dyan, may andyan yung kuwan nila, yung area nila. Kasi meron siya, may kuwan niyan yan, pinakamalaking, parang kumbaga sa kuwan, sa atin, pinaka-headquarters nandyan. Laki, laking tropa dyan. Pero napasok mo? Napasok namin. Na kuwan namin, na-clear namin. Pero ang kasi, ang hirap noon, once nga na-clear nimo yung isang area, malapit mo na talagang makuwan yung objective. Tapos, magkaroon na naman ng pistok. Yan ang kinukuha namin, pistok. Malapit mo na makuha yung area, pistok. Walang kawan ba, katiyakan. Kung gagaya sana ni Arab na, sige, birahin. Oh, birahan, oh. Walang pistok eh. Pag malapit na makuha yung kawan, yung area, pistok na naman. Anong buldon? Buldon. Matanog yan at saka Barrera. Pinakagrabe ko lang naman na naranasan ko dyan sa 11IB. Yun na eh, yung 3 lang kami na naiwan dyan sa detachment. Pero mo kakuhan mo lang, kabadi-badi mo lang sa grabing encuentro, puro civilian.
Salamat lang kami kay wala sila nahulo, hindi nila nahulugan yung paksol ng kuan ng mortar. Kung nahulugan yun, ah, wala. Kuha eh. Ang dami pa namang armas na iwan doon sa headquarters. Batalyong commander namin noon, si Kuan eh, si Colonel, ano yun, yung Villesa. Colonel Villesa. Pwede mo makinig kwento, Master, yung sinasabi mo na Pat Abu Bakar. Pwede mo, napasok niyo ba talaga yun? Yung... Oo, area? Napasok namin. Pwede mo ma-describe yung area, general vicinity ng area? Yung kasi dyan, yung... Ikuwang ko lang ng yung Versailles view ng kuwang kasi yung lugar na yan noon. Di kagaya nga yung nakita natin sa TV, yung Abu Bakar, may mga bankers, mga kuwan na. Noon wala. Wala yan. Parang pumasok ka lang ng lugar na ganito. Parang komunidad. Oh, parang komunidad na kuwan, yung tahimik. Minsan may makita ka mga bahay, malalayo, ganyan. Tapos puro nyog ang lugar, kahoy ng mga malalaki. Wala ka talagang makitang progreso na lugar. Tapos yung mga kalsada, hindi pa passable. Ang makadaan lang, kabayo, kalabaw, tao, hindi makapasok yung sasakyan ng kwan. Hanggang doon lang sa may matanog ang kwan, lalakad ka. Bago ka makaabot ng kwan, barira, lakad. Ang nangyari naman sa amin kasi, nung naengkwentro kami, yung kwan na yan, lugar na yan, marami kami na-recover ng kwan, yung mga naiwan ng mga kabayo, ng mga rebuilding. Yung ginamit namin kuan. Ginamit namin pang kuan sa mga gamit namin, mabibigat, sinasakay sa kabayo. Dami namin na kuan. Kung siguro, one company kami, halos may dala kami lahat kabayo. Na-recover namin dun sa area ng encounter. Yan ang ginagamit nila dun. Yan ang means of kuan nila. Transportation nila dun. Kabayo. Kuan na yun? MLF na yun? Kuan na yan? Ang company commander namin noon, si Captain Salgado. Yung pinatay ng police doon sa lugar nila, sa may kuwan yan eh, sa Bakulod, Salgado, pinatay ng police. Saan kuwan kumain nung kinuha yung pakal? Dito sir, sa Matanog. Nagsisura ako sa inyo. Nag-drop kami from Matanog, by, galing kami ng kuwan, ng Igabay. Kasi andun yung one company sa Igabay. Kami man ang kuan, ang pinapasok doon, one company, doon sa barera. Lang kung kayo pumasok? Sa pumasok kami primero, hinatid kami ng 6x dyan sa Matanog. From Matanog, kuan na kami yan, naglakad na. Papasok? Papasok doon sa area na objective namin sa may barera. While on the way kami, maraming encounter na kuan namin. Pero yung pinakamin kuan namin, objective, doon sa gitna, yun na nga, nung tapos ng kuhan, mga ilang araw na bakbakan na dyan, malapit na makuha talaga yung area ng barera, magkaroon ng kuhan, ng pistok na naman, pina-pull out na naman kami. Yung pag-pull out namin, yung galing ng batalyon ng mga troops na kukuha sa amin, inambus. Before maabot ng Matanog, inambus yan ng kuhan, rebuilde. Yung isang kuhan, tamaan dito, nangakuan yung panga niya, nangangiwi. Parang si Kuan, parang si John ang pagkatama. Hindi na rin makapagsalita ng Kuan, diretso. Inambus yung, parang 2x6 yata nagsusunod nun. Inambus nila, before kamabot ng Kuan, Matanog. Nung kukunin na kami, nung, kasi Kuan na eh, may pistok na Kuan, pull out na kami sa area. Yung 6x na susundo sa amin, galing ng Balabagan, headquarters, pupunta ng Matanog. Kasi on the way na kami pa Matanog noon para pull out na yon. Inambos yung 16x. Before sila makarating na Matanog, inambos dito. May patay eh. Yung kuwan na yun. Hindi mo malala yung date na... Hindi ko na makuwan. Sa dami ng beses kami nagbalik-balik dyan eh. Siguro kung apat na beses, tatlong beses, meron akong pag magbalik dyan. Sino sa area? Company commander? Si Juan Salgado. Pero patay na? Patay. Sino ba? Ang batalyong commander namin noon, si Juan, si Colonel, sinabi ko pa lang.
Bilyesa. Yung brigade po noon. Sir? Brigade commander. Under kami, Sir Sakwan eh, sa 3rd Brigade ng Kuan ng Marawi. Si, hindi ko nagkakamali, si Browner pa yata noon eh. Kung hindi ako magkamali. Ay, hindi si Browner, yung isa. Si... Kalimutan ko na yung Brigade Commander. Si Colonel... Sa haba ng panahon na kuan, hindi natin na... 11 ka pa na nun nasa? Oo, 11 IB ako. From there, na assignment ko nung 1979, na pull out ako sa kuan, sa 11th IB, gipa undergo ako ng schooling, NCO, sa kuan yun, nung sa kuan pa, sa Cebu, sa Tracom pa noon. Itong kwento ko tungkol sa Abubakar, sino pa yung pwede natin ngayon ma-interview na mga sa palagay mong buhay pa? 11th IB. Yung 11th IB sa 3rd Division ngayon, mga original pa ba yun? O watak-watak na rin? Watak-watak na rin. Yung 11th IB kasi, yung mga original, meron... Pero parang nag-retire na rin yung mga original dyan eh.